Sino ang nagkaloob? Maikling kwento ng Pakistan. Ang Diyos ay hindi nagsasawang magkaloob ng biyaya. Huwag lang tayong makalimot magpasalamat at manampalataya. Alam mo ba? Hindi naging madali para sa Islamic Republic of Pakistan na makamtan ang kasarinlan. Ngunit lumaya rin ito noong 14 ng Agosto, 1947, matapos mahati sa dalawa ang British Indian Empire, ang India at ang Pakistan. Islamabad ang kabisera ng Pakistan at Urdu naman ang pambansang wika nila. Pak at Urdu ang tawag sa kanilang pera. Kapansin-pansin ang kanilang watawat na matingkad. Naluntian ang kulay at may patayong puting guhit. Makikita mo rin dito ang disenyo ng crescent at talang may 5 sulok. Ipinahihiwatig ng dibuho ng kanilang watawat ang kanilang matibay na pananalig sa Islam. Sa kasalukuyan, 95 bahagdan ng kanilang populasyon ang Muslim at 5 bahagdan lamang ang nabibilang sa iba't ibang relihiyon. Sino ang nagkaloob? Isang mayabang na hari ang may 7 anak na dalagang may nakasisilaw na kagandahan at busilak na kawalang malay. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak, lalo na ang pinakabata. Hindi lamang iyon ang pinakamaganda sa lahat, kundi siya ring pinakamahusay magluto sa buong kaharian. Tuwing umaga, bago pulungin ang korte, tinatawag at tinatanong niya ang kanyang mga anak. Sabihin ninyo, mahal kong mga anak, sino ang nagkakaloob ng lahat ng inyong kinakain? 6 sa kanila ang dagling sumasagot. Amang hari, kayo po ang nagkakaloob ng aming pagkain. Ngunit ang 7 prinsesa ay laging tahimik lamang. Isang araw, pinilit ng hari na sumagot din ang 7 prinsesa. Sabi nito, Ama, Diyos po ang nagkakaloob ng lahat. Lahat ng nasa atin, lahat ng ating kinakain, kinukuha natin sa Kanya. Ang sagot na ito ay ikinagalit ng palalong hari. Lumayas ka, sigaw niyon, at inutusan nito ang isang alila para ilabas ang prinsesa at iwan ito sa gitna ng gubat. Habang ang dalaga ay nakaupo sa gubat at malungkot na pinag-iisipan ang kanyang kasawian, siya ay nakatulog. Kinaumagahan ay nagising siya sa malamig at malamyos na himig ng isang plauta. Dumilat siya at nakita ang isang binatang tumutugtog ng plauta. Nang tanungin ng prinsesa ang lalaki kung paano ito napunta sa gubat, sumagot ang lalaki, Pinapastulan ko po ang mga kalabaw ng aking amo at kahapon ay nawalan ako ng isa. Kaya natatakot akong umuwi at lagi kong tinutugtog ang aking plauta para maakit bumalik ang nawawalang kalabaw. Pero kayo, magandang prinsesa, paano kayo napunta rito sa gubat? Ang sagot ng prinsesa, Hindi rin ako makauwi. Bakit di ka maging katulong ko at magkasama tayong hahanap ng matitirhan? Pumayag ang binata. Sila ay naglakbay patungo sa silangan. Maghapon silang naglakbay ng gutom at uhaw. Nang humahaba na ang mga anino at lumalamig na ang hangin, sila ay dumating sa mga pader ng isang syudad. Ang sabi ng prinsesa, Pumasok ka sa syudad at hanapin doon ang pinakamayamang mag-aalahas. Sabihin sa kanyang isang prinsesa ang naghihintay sa kanya sa labas ng pader. Madaling nakabalik ang lalaki, kasama ng pinakamayamang mag-aalahas ng syudad. Bilang kapalit ng kaakit-akit na kwintas na may pambihira at napakamamahaling mga bato, ibinigay ng mag-aalahas ang lahat ng hinihiling ng prinsesa. Isang kabayong may montura o saddle para sa kanya, sa lapi, at para sa binata ay isang barong angkop sa isang katulong ng maharlika. Nagpatuloy sa paglalakbay ang prinsesa at ang binata. Sa wakas, dumating sila sa isang lugar na nagustuhan nila.
at ang prinsesa ay nagpa siyang magpatayo roon ng sarili niyang munting palasyo. Tinuruan din niya ang hamak na pastol ng kalabaw ng tungkol sa sining ng pakikipaglaban at ng kapayapaan. Isang araw, habang sila ay namamasyal, sinabi ng prinsesa sa binata, "Pakikuha mo ako ng kaunting inumin at ako ay namamatay sa uhaw." Ang binata ay agad naghanap ng tubig. At dahil Diyos ang nagkakaloob, ay madaling nakakita ang binata ng isang batis ng malamig na tubig. Pinuno niya ang isang tasa at paalis na siya nang makakita ng magaganda't nagkikislapang mga rubi na nasa ilalim ng tubig. Pumulot siya ng ilan at inipit ang mga iyon sa mga lupi ng kanyang turban. Pagkaraan ng isang buwan at kalahati, ang palasyo ay yari na at ang prinsesa at ang kanyang katulong ay lumipat na roon. Madalas kunin ng lalaki ang kanyang turban, ang mga rubi, at pinaglalaruan niya ang mga ito. Isang araw, naisip niyang kung susundan niya ang batis, maaaring makita niya ang pinagmumulan ng gayong kagandang hiyas. Inihatid siyang palayo ng batis sa silangan, hanggang matagpuan niya ang sariling nakatayo sa tapat ng pader ng isang malaking palasyo. Ang batis ay umaagos sa ilalim ng pader. Gumapang siya papasok at naglibot-libot doon. Tila walang tao sa palasyo. Sa wakas, nabuksan niya ang isang tarangkahang patungo sa isang patsyo sa loob na inaagusan ng batis ding iyon. At doon sa tabi ng batis ay nakalagay ang ulo ng isang magandang babae. May dugong pumapatak mula roon. Ang mga patak ng dugo ay nagiging mga rubing kumikislap pagbagsak sa tubig. Sa di kalayuan, nakabuwal ang walang ulong katawan ng babae. Tumakbo siyang palayo, ngunit natalisod siya sa isang makapal na tablang nakabuwal sa lupa. Biglang-biglang lumipad ang putol na ulo at muling umugnay sa katawan at ang babae ay muling nabuhay. Naaawang tinignan ng babae ang natakot na binata at sinabi, "Binata, anong kapalaran ang nagdala sa iyo rito? Tumakbo ka para makaligtas. Kung hindi ay aabutan ka rito ng genie at lulurayin ka niya." Naglakas loob ang binata at nagtanong ito, "Sino ka?" "Ako ay anak ng hari ng mga diwata," sagot ng babae. "Ang pangalan ko ay Laipari o Pulang Diwata. Ibig akong maging asawa ng genie na may-ari ng palasyong ito. Pero galit ako sa kanya, kaya ikinukulong niya ako rito." Tuwing umaga, bago siya umalis para maghanap ng makakain, inilalagay niya ako sa mahiwagang tablang ito at ang ulo ko ay natatanggal. At pagbalik niya sa gabi, binubuhay niya ako muli. Nadidinig kong dumarating na siya. "Dali, ibalik mo ako sa dati, ang tabla, para mamatay akong muli. At magtago ka at galit iyon." Sinunod ng binata ang utos ng pulang diwata. At katatago pa lamang niya ay mabilis na pumasok ang umuungol na genie. "Nakakaamoy ako ng tao, nakakaamoy ako ng tao." Mabilis na binuhay ng genie ang babae at winika, "Nakakaamoy ako ng tao at ako ay gutom na gutom. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang tao para makain ko siya." Ngunit nagmaang-maangan ang pulang diwata, kaya muli siyang pinatay ng genie at ito ay nagpatuloy sa pangangaso. Pagkaalis ng genie, pagapang na lumabas mula sa pinagtataguan ang binata at muli niyang binuhay ang babae sa pamamagitan ng mahiwagang tabla. Nagplano sila ng pagtakas. Sinabi sa kanya ng pulang diwata na pumanaog siya sa isang munting kwartong madilim. Nakatatagpuan niya ang isang loro sa isang gintong hawla. Pag nangangaso ang genie, iniiwan niya ang kanyang kaluluwa sa lorong iyon at kung wala siyang kaluluwa, mamamatay siya. Paliwanag ng diwata, "Dali, dalhin mo sa akin ang loro."
kadadala pa lang ng binata ng loro nang biglang ang mundo ay waring nianig ng kulog at bagyo. Sa pagsambulat ng usok ay lumitaw ang genie na halos mabaliw sa galit. Tiyak na papatayin niya ang dalawa. Ngunit mabilis na kinuha ng pulang diwata ang loro mula sa hawla at sinakal ang ibon. Pagdaka ay bumagsak sa lupa ang genie at namatay parang bato. Nakatakas ang dalawa mula sa palasyo ng genie. Dala-dala ang mahiwagang tabla. Isinama ng binata sa pag-uwi ang pulang diwata. Masiglang tinanggap ng prinsesa ang diwata at madaling naging parang magkapatid ang dalawang babae. Tuwing gabi, nahihiga sa mahiwagang tabla ang pulang diwata. Ang kanyang ulo ay natatanggal sa kanyang katawan at ang dugo ay nabubuong bunto ng kumikinang na mga rubi, walang kapantay sa kagandahan. Tuwing umaga, ginagalaw ng prinsesa at ng binata ang tabla at ang pulang diwata ay muling nabubuhay. Pagkaraan ng ilang panahon, nagpa siya ang pulang diwata na umalis para sa isang mahabang paglalakbay. Gayunman, bago umalis, nagtayo siya ng isang bagong palasyo para sa prinsesa sa tulong ng mahiwagang tabla at inanyayahan nila ang maraming panauhin sa malaking handaan sa bagong palasyo. Kabilang sa mga panauhin ay ang amang hari ng prinsesa. Ang prinsesa mismo ang nagluto ng mga paboritong pagkain ng hari para sa handaang iyon. Nang makaupo na ang mga panauhin para sa handaan, ang hari ay napaiyak. Ang mga luha ay gumugulong sa kanyang balbas. Ang lasa ng mga masarap na pagkain ay nagpagunita sa kanya ng anak na dalagang noong nagdaang panahon ay nagluluto ng gayong pagkain para sa kanya. Kay dalas niyang pagsisihan ang pagpapalaya sa anak at kay dalas niyang hanapin iyon sa kagubatan, ngunit hindi siya nagtagumpay. Tinanong ng pulang diwata ang hari kung anong dahilan ng kalungkutan nito. Sinabi ng hari kung ano ang nangyayari. Nagtanong ang diwata, "Pero mahal po ba ninyo ang inyong anak?" Ang sabi ng hari, "Oo, ang tanging hiling ko lamang ay makita siyang bago ako mamatay." Bilang sagot, pumalakpak ang pulang diwata. At hayun, sa harap ng hari ay nakatayo ang prinsesa. Ang nawalang anak na dalagang ngayon nasa hustong gulang na, hindi ikapito at o pinakabata sa katalinuhan. Nagyakap at napaiyak ang dalawa. Sa wakas, lumuhod ang prinsesa at nagwika, "O, ama kong hari, hindi po ba ang Diyos ay namabait ang Diyos na mahabagin? Ang siyang nagkakaloob ng lahat ng bagay? Tignan niyo kung paano ibinigay niya sa akin ang palasyong ito at ang malaking kayaman ng mga rubi. Samantalang hindi man lamang ninyo matagpuan ang isang nawawalang anak." Napagtanto ng hari ang kanyang pagkakamali. "Oo," sabi niya, "ang Diyos ang tunay na nagkakaloob ng lahat. At ang hari at ang kanyang anak ay nabuhay ng maligaya mula noon." Isinalin sa Filipino ni Rogelio Mangahas. Sanggunian. Maraming salamat at hanggang sa muli.